mag-upgrade tayo ng Glock 17 Gen 4 concealed for everyday carry and competition ready. Okay. Sa video na to, magdi-disassemble tayo ng baril at ang baril na ito ay Glock 17 Gen 4. Magpapalit din tayo ng ilang parts na good for everyday carry at competition. Kanina nagpalit na ako ng sights, kaya kung pansin nyo, iba na ang sights nito. Fiber optic sight and rear black sight. Galing siya sa GP Precision. Ang pinalit natin ay version 2 ng competition Glock sights. Okay. Kung pansin nyo, manipis yung fiber optic niya tapos rear black para madaling ma-acquire yung sights. And maganda siya sa long range, sa competition, manipis. Yung acquisition ng sight, mabilis. Kasi rear block, tapos manipis yung fiber optic niya. Magpapalit din tayo ng connector and springs. Good for competition. Ito ay Taran Tactical Innovations Grandmaster Connector Kit for Gen 4 ng Glock. Nandito yung connector, trigger return spring, plunger spring, trigger pin, and ano ito? Firing pin spring. Good for competition na siya. Tapos magpapalitin tayo ng recoil spring from Glock Pro Philippines. 13 pounds and 12 pounds for Glock Gen 4, Glock 17 Gen 4. Meron din tayong aluminum belay na magwell. Ito ay pasadya pa sa US. Parang wala kang hawak sa gaan. Ang gaan niya, maganda ang kulay. Magpapalit din tayo ng magazine release. Glock Extended Mag Release na ipapalit natin from Tyrant Designs. Pwede siya sa Glock Gen 4 and Gen 5. Papalit din tayo mamaya. At ang huli ay ang TMC Turbo Maritime Cups from Ghost Inc. Ito ay sa Firing Pin. Firing Pin Cups papalitan natin. Okay. Ito ang features niya: greater reliability, breakthrough design, self-cleaning and smoother, no pistol modification. Pwede siya sa lahat ng generation ng Glocks. Kasama ng 42, 43, 43X and 48. Okay. Maganda siya dito sa nakalagay sa likod. Good for everyday carry and competition. Okay, simulan na natin. Gagamit tayo ito. Pampush ng mga pins natin from Ghost Inc. Ayan. Okay, simulan na natin. Umpisahan na natin baklasin. Pero bago pala, hindi natin na-check. Wala siyang laman. Okay, good siya. Sorry, di ko siya na-check nung start na video. Pero bago kasi ako mag-start, chinek ko na siya. Okay, walang load. Baklasin na natin. Pagbabaklas, kita nyo to. Hinihila to, dalawa yan. Hihilahin nyo lang ng kaunti yung upper slide, yung slide. Tapos bababa nyo to, bitawan nyo. Okay, paghila, bitaw. Dapat hindi siya nakakasa yung trigger, nakalubog. Okay, ganun lang. Ang una nating papalitan ay yung connectors and
trigger return spring, plunger spring, trigger pin na stainless. Ang purpose lang talaga nito para makilala, para alam ng makakita na Taran Tactical ang brand ng springs and connectors nyo. Made in USA. Dito siya. Baklasin natin. Ito, may video ako nito kung saan kayo makakabili. Nandun na din ang link. Mura, napakamura lang. Kesa bumili kayo nung nasa 1,000 plus. Ito ay nasa 200 plus lang. Baklasin na natin. Itong unahin natin. Okay, shoot. Kasi ito, pagtatanggalin to, medyo i-move nyo itong part na to, i-move nyo para mas mabilis matanggal. Okay, diba? Smooth. Then itong trigger pin. Yan, okay na. Tanggal na siya. Itong kasi ito natanggalin. Tabi natin. Oops. Sundutin lang natin ito. Tabi din natin. Tapos tatanggal na natin ito. Ito ang pinaglalagyan ng connector. Okay. Ito ang connector. Tanggalin muna natin ito. Trigger. Kasi papalitan din natin itong trigger return spring. Mas smooth yung papalit natin na trigger return spring. Tabi natin itong connector. Para mabilis nyo matanggal yung connector, kunin nyo na rin yung ipapalit nyo. Lagay natin dito. Ingatan nyo itong plunger spring kasi baka mawala. Maliit sya. Okay, kunin nyo itong papalit nyo yung connector. Bagong bago. Kasi gagawin natin, siyang ipampupush natin to sa luma. Okay, konti lang. Silahin nyo. Lagay na natin itong bago. Okay na. Tapos, itong trigger return spring. Mas smooth. Nakaka-break ng trigger press. Paglalagay nyo dapat yan, si ilalim ang simula kasi pag nakabaliktad dyan hindi maganda ang trigger press nyo. Ang tama dapat sa ilalim nyo siya sisimulan. Okay, yan, butas shoot mo siya. Yan, ganyan siya. Tapos itong nakatungo, yun ang isasabit nyo dito. Okay na. Pwede na nating ibalik sa lower receiver. Okay na 'yon. Tapos ibalik na natin isa-isa itong kasunod. Then kunin natin tong tatlong pins. Ang una nating ilalagay ay itong pin na ito. Okay? Kasi doon natin isasabit yung slide stop. Okay. Yan. Siya dapat una ibabalik kasi dapat kita nyo to. Itong part na to pinagilid. Dapat itong slide stop doon nakapasok. Okay. Kung kita nyo. Itong gilid. Yan. Doon nakapasok ang slide stop. Okay. Then, ito ang kasunod natin ilalagay na pin. Pag pinalik nyo, kagaya din ng pagbaklas, dahil ginagalaw-galaw nyo itong slide stop. Para maibalik nyo siya na mas mabilis. Okay. Pag ayaw, press nyo muna. Galaw-galaw. Ganun lang kadali. Kasunod ay trigger pin. Pero ang gagamitin na natin ay itong stainless steel from Taran Tactical. Lagay nyo, press. Pantayin natin para maganda.
Pag perfectionist, dapat tama ako. Okay na yun. Tapos ang kasunod natin papalitan ay nasa slide. Kaya tatabi muna natin tong lower receiver. Ingatan nyo tong plunger spring. Tanggalin natin ito. Recoil spring na luma. Dito natin siya ilagay. Tabi natin ang barrel. Ang kasunod, para matanggal nyo ito. Ito. Para matanggal nyo itong slide cover plate. Ipwesto natin siya dito. Tapos ito. Kita nyo ito. Bakal to. Tataas nyo siya kaunti. Yan. Tataas nyo siya. Tapos kung kita nyo itong plastic na to sa firing pin yan, yun yung ibababa nyo. Yan, press nyo siya. Anything na solid, mas maganda kung plastic para hindi siya magasgas. Press nyo siya, tapos saka nyo hihilahin to. Okay, di ba mabilis? Slide cover plate. Tanggal na. Tabi natin, tapos hilahin nyo tong firing pin. Tanggalin natin to. Okay. Extractor, depressor, plunger. Kita nyo, nung tinanggal ko siya, nakalabas ay plastic. Ang nasa ilalim dapat, pagbalik natin mamaya, ay yung metal. Okay. Kasi mahirap, pag itong metal na nasa taas, tatama siya dito. Sa slide cover plate, plastic to. Baka masira. Kaya dapat plastic to plastic ang nag-uuntugan. Tabi natin. Tapos, ito. Ito, tatanggalin natin. Itong bilog na to. Iba itsura niya siya. Iba itsura niya pag Gen 5. Hindi siya bilog. Ito, firing pin safety. Pe-press lang natin siya. Yan. Gigilid natin ng makikita nyo, mahuhulog tong extractor. Tatabi natin. Dahan-dahan kayo, baka mahulog yung plunger spring, ha. Nandito yun. Yan. Ito yung plunger spring. Puting-puti. Hindi siya natatanggal. Oh. Maganit siya. Tapin natin. Silain natin. Yeah. Tabi natin. Baka mula. Ito yung plunger spring from Taran Tactical Innovations. Okay. Malambot siya. Mas manipis. Kaso itong Taran Tactical, hindi siya nakakapit dito. Kaya dapat maingat tayo pagbabalik. Hindi kagaya nung stock. Tsaka nung sa Ghost Edge. Sa Ghost Series. Nakakapit siya. Miski balik na rin, hindi siya mahulog. Itong Taran Tactical Grandmaster. Mahulog siya. Kaya dapat pagbabalik dahan-dahan. Oop. Okay na siya. Nakataas. Pindutin natin. Lambot na. Balik natin itong extractor. Yung bilog. Itong bilog dito siya, tapos itong medyo flat siyang nandito sa gilid. Okay, yan, ito natin. Okay na ang kasunod. Yung sabi ko sa inyo, ito metal ang unang ipapasok, yung plastic sa ibabaw. Okay, extractor, depressor, plunger. Yan. So, ang kasunod na nun ay medyo masakit sa daliri. Ito naman. Okay. Firing pin. Diba, pinasok natin siya kanina. Tinanggal natin na kaganyan. Ang gagawin naman natin ngayon, pabaligtad. Kasi tatanggalin natin to, papalitan natin tong spring niya. Na good for competition na ipapalit natin. Saka ito. Itong firing pin cups, papalitan natin ng maritime turbo cups. Para self cleaning, tapos yung debris, oil, yung water, lampasan sa kanya just in case na mapunta tayo sa situation na magkaroon ng dumi yun. Mas, tawag dito, mas reliable yung ating gamit. For, kaya nga, good for everyday carry. Okay? Yan. Basta ganyan ang ginawa ko. Hindi lang kita sa video, nakatayo. Hihilahin natin itong spray. Yan. Tanggal na yung itim, yung cups. Tabi natin. Okay. Tabi natin. Tanggalin natin to.
yung spring. Okay. Actually, ito yung Taran Tactical na spring niya. Nakalagay na siya, hindi ko lang natanggal. Itong puti yung stock. Ito lang ikakabit natin kasi ito yung good for competition. Gagawin naman natin, kukunin ko tong Turbo Maritime Cups from Ghost Inc. USA din. Itong ipapalit natin. Color blue siya. Tapos tingnan natin ang pinagkaiba niya dun sa stock na cups. Okay. Let's see. Okay, ito yung stock. Kung kita nyo, plain siya. Ito, kita nyo, may daanan ang tubig, hangin, excess oil, debris. Okay. Subok ko na to. Maganda siya. And limited time offer lang. Sa US, limited lang. Sa susunod din na silang magbebenta nito. Kasi ini exclusive for law enforcement. Kaya ginawa nila to. Pero sa ngayon, nagbebenta sila. Kung gusto nyo makakuha for pre-order, mag-message kayo sa akin or mag-comment kayo, may message ko kayo. Okay. Okay, lagay na natin to spring. Ayan, lagay ko na spring. Pe-press down ko siya. Matumalsik. Lagay na natin tong maritime cups. Ayan. Hindi lang kita sa video, masakit sa kamay. Yan, yan kita sa video, medyo wala po. Okay, okay. Papantay ko lang. Medyo nagpatong. Ay, nahulog. Teka lang. Mag-shoot yan. Okay na. Sakit siya sa daliri. Pero okay na. Yan. Taran Tactical. Firing pin. Spring. Good for competition and everyday carry. And from Ghost Inc. Maritime Turbo Cups. Turbo Maritime Cups. I mean. Okay, balik na natin. Kasunod na yan. Dapat nandito ito. Huwag yung lilimutan to. Dapat nandyan yan. Extractor, depressor, plunger. Okay. Bago ibalik tong slide cover plate. Ang gagawin naman natin, pe-press natin siya. Kung kita nyo, press. Then, push it. Yan. Tapos, ito. Pupush natin to. Habang pinupush natin. Yun. Okay na. Tumunog na. Okay. Pasunod, balik natin itong barrel at ito naman ang papalitan natin, recoil spring from Glock Pro Philippines, stainless steel. Okay. Ito natin ito, ito ay 12 pounds na nakakabit. Ito, nalagay na natin sa slide ito. Yan, ganyan na fit niya. Ay, kanina wala siya, tingnan nyo. Wala. Lagay natin. Tapos ito pala, baka kayo magkamali ha. Importante ito. Paglagay nyo sa guide rod, kala nyo parehas yung dulo na spring. Hindi. Ito maliit ang butas, ito medyo malaki. Pag ikakabit nyo siya, dapat ang nakatukod sa guide rod ay yung maliit ang butas. Then tumalaki ang butas, siya ang nakatukod dito sa stop. Okay. Hindi ko libot ko yung tawag, pero stop. Spring stop. Basta. Siya dapat nakatukod. Ingat kayo kasi baka tumalsik. Okay. And tuloy. Yeah. That's it. Ang kabit na. Try natin. Nabalik. Try natin. Tingnan natin kung madaling ikasa. Okay. Kadulas.
12 pounds spring, recoil spring, stainless steel guide rod, and Taran Tactical Grandmaster kit, Taran Tactical Innovation complete spring kit and connector. Okay. Na-try ko tong i-measure do sa trigger pull. Na yung trigger pull niya nung pang-measure nasa 3 to 3.25 pounds ang trigger pull niya. Pero kadalasan 3. Malambot siya. Yung stock ay 5.5 to 7 pounds. Okay. Ito malambot. Mamaya tatabi natin yan. Ang kasunod ay aluminum belay from USA. Kabit natin. Okay. Here. Ganyan lang pagkakabit. Ang ganda niya. From US. Kung gusto niyo umorder, kung ano yung mga nakita niyong parts na kinabit ko, pwede niyo siya, pwede niyo ko i-PM na para may order ko kayo. Kaso 3 to 4 weeks bago siya dumating from US. Pero sinisigurado ko naman sa inyo na original lahat. Pre-order. Okay. Tignan niyo. Ang ganda. Ah, ito po pala. Papalitan natin itong magazine release. Tanggalin ulit natin itong slide. Ingatan nyo ito, baka tumalbog, ha. Then ito medyo hindi ako sanay magtanggal nitong magazine release, eh. Pero try natin. Oh, sorry, natanggal ko yung camera. Kukuha ako ng flat screw, yung maliit lang. Phillips screw, flat screw. Okay, yan gagawin. Nalagay natin dito sa part na to. Ito, kung kita nyo to, madilim, eh. Ito, itong bakal na to. Ito, yung dapat ang ipupush natin papunta dito. Susungkitin natin. Okay? Para matanggal. Hindi kita, eh. Yeah. Try natin kung kita. Pilitin ko makita sa video. Tutuunan nyo tong part na to para masungkit siya. Teka. Nahihirap kasi nagka-camera ako. Madadanggi. Okay. Ano ko kasi nadanggil yung camera. Hindi ko nakita. Tatanggalin ko siya na baka matanggal sa camera, eh. Na hindi makita sa camera. Nahirapan ako. Tanggal na ba? Hindi pa. Yun. Lumulutok na. Tanggal na. Hilahin na lang natin to. Yan. Magazine release. Papalta natin ang magazine release from Tyrant. Tyrant Design CNC. Made in USA. Waltad. Ito pa na. Okay. Tabi natin ito. Ginamit natin. Ito. Tignan nyo. Tyrant Design from USA. Pwede din siya pre-order. Okay. Okay, gamitan natin to. Maangat ko to. Ito. Kita nyo. Itong. Ito. Yun. Metal part na yun. Yun ang kukunin ko. May hole siya. Doon ko siya ipapasok, ha. Para madali. Kasi pinabend ko siya papunta dito. Ano ba ang pinapasok ko to? Yan. Tapos tanggalin natin. Yuh. Hindi pa nakakabit yun, ha. Pahirapan pa to na sungkitan.
Okay, yan. Kita nyo. Kailangan maibalik naman natin siya doon. Tutulak natin siya pa right. Tapos ipupush natin siya pagdating doon sa butas. Okay. Medyo mahirap. Tapos dapat nakatukod ulit tayo doon. Gaya kanina, adjust tayo. Yun. Ay, nagalaw na naman ang camera. Sorry. Nakakabit na siya. Tyrant design. Isa-isay natin pinalitan. Aluminum belay. Extended magazine release. Connector from Tarant Tactical Innovation. Grandmaster kit. Trigger return spring. Pinalitan natin. Punta tayo sa slide. Okay. Recoil spring and guide rod. Stainless steel. 12 pounds ang kinabit ko. Plunger spring. Malambot na. Tapos yung maritime cups, connector cups, and connector cups, sorry, yung firing pin cups and firing pin springs, good for competition. Okay, balik na natin. Okay, kasa natin. Lambot. Wait. Kukunin ko yung magazine ko para makita nyo kung mabilis yung release ng magazine. Okay, kinuha ko na malayo ang taguan. Pang Gen 5 tong magazine ko. Pero pwede siya sa Gen 4. Kaya orange. Yan sa Gen 5. Okay. Tara natin lagay. Wala siyang... walang bala yan. Push natin. Miski na ka magwell ka, maganda siya tingnan. Kasi hindi makapal. Hindi malaki yung magwell natin. Okay. Okay. Isang press lang. Nahulog. Yung grip ko, hindi na bago ang forma. Pag nabusa ka ng bala sa competition or emergency, may kalabang ka, huwag naman mangyari. Pag press mo, hulog agad. Okay. Pero kung namumuto ka, hindi naman siya delikado. Pag nakagrip ka, hindi siya natatamaan. Kaya hindi mahulog ang magazine mo. Okay. Papalit ka, press, laglag agad. Diba? Okay. Hanggang doon lang tong video na to. Yung ilaw ko pala medyo madilaw pero kita nyo naman. Pero bago matapos ng video, baka pwede akong maka-request na paki-subscribe naman sa YouTube channel ko and papindot na din ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video na ipopost ko. Okay. Kasunod ay titingnan natin ang pinagkaiba ng Glock 17 Gen 4 and Gen 5. Okay. Ito, kinalabasan ng ating Glock 17 Gen 4. Good for everyday carry and competition. Okay. Thank you.